Isang mapagpalang araw na naman mga kasabong. Ngayon po ay October 18, araw po ng Linggo. At gaya po ng sinasabi ko, ang araw po na Linggo ay araw ng pahinga at araw para sa pasasalamat sa ating poong may kapalayan nga po. At meron po akong good news sa inyo. Dahil mula po sa October 21 ay pinapayagan na po ang mga sabungan na mag-operate. Although meron nga lang pong medyo kahigpitan, may mga protocol na dapat sundin. At ang narinig ko ay almost 30% lang po ang pwedeng pumasok sa mga sabungan. So, ibig sabihin nun, pwedeng yung handler, dapper, or yung financer lang. So, parang ano siya, online sabong, walang masyadong tao. Anyway, pasalamat na rin tayo dahil nagbukas na ulit. At pasasaan ba tarating din ang panahon na babalik sa dati. So, huwag na po tayo magreklamo. At least, nabuksan ho. Ayan po. So, ang ginagawa ko ngayon ay nagre-ready ho ako ng mga gamit ko. So, ito po yung aking box. Dati po puno yan. Naibenta ko na. Nililinisan ko lang din po. Pinupunas-punasan ko. Ayan po. Gaya po ang sinabi ko, sa lahat po ng mga kapwa ko sa bungero at sa lahat po ng mga kumikita o nagtatrabaho sa loob ng sabungan, ito na po yung pinakihintay natin. Ang pagbabalik o pagbukas ng ating paboritong larong sabong. Ayan. At medyo matagal-tagal ko na rin hindi nabisita tong box ko na to. Titignan natin kung kompleto pa rin. So marami talaga na nawala. Unang-una na yung tari. Walang laman. Pero syempre may gag tayo. Kaya natin mag-produce ng kahit ilang piraso. Kapag talagang kinakailangan. Ayan. Punta naman po tayo sa akin. Ayan. Incubator. So, ito po yung mga tari na ready na for ship. Ito po yung Eclipse. Ito wala pong mayari. Ginawa ko lang kahapon. Ito naman po yung papadala ko sa Zamboanga. At ito po yung sa Isabela naman. At ito mamaya, kung may time, ipapa-LBC na ito mamaya. Ito naman po ay padadala ko sa Malay-Balay Bukid noon. Okay. Ayan, 9 pieces po siya na solar gold. Chrome gold siya. At nag-request siya ng libreng balaat, condom, at sapin. So, ayan po. Punta naman po tayo sa aking incubator. Open natin yung light. Ayan. Sa tatlong inahin ko, sa loob ng 10 araw, nakapag-produce ng 15 pieces. Although, hindi lang 15 yan kasi nga nagpatagas ako ng tigkatatlo. At ito po yung aking thermometer. Dala-dalawa po yan. Tinitin natin kung pareho. 36 sa kaysa, 37.7. So, konting diferensya lang. Libre kasi ito na na... Ito lang yung ginagamit ko. Ito kasi libre dun sa Shopee. So, tinesting ko na lang din. Tingnan natin kung nagpapareho sila. So, talaga hindi nagkakapareho. Laging may point something na difference. Ayan. Okay. So, huwag po tayong malungkot dahil tuloy na po ang saya ng mga sabungero. Ito po yung 100 capacity po ito, pero tatlong inahin lang po yung gamit ko, kaya konti lang po. Ayan. Ito po yung hatchery niya. Okay. At syempre, sa loob, yung lagayan ng tubig. Ayan. Dapat wala lagi meron tubig yan. Ayan. Check lagi yan. Okay. So, ngayon po, magsasalang po ulit tayo ng another 10 pieces. By the way, ito pala is sinalang ko nung October 11. So, by November 1, meron akong inaasahan na sisiyo. Then, mag-aado ho tayo ngayon ng another 10 pieces. At patayin muna ang ilaw. Kunin lang po natin dito sa rep. Ayan. Nandito siya sa rep. Nakabalo sa dyaryo. Okay. Eto siya mga kasabong. Tatanggalin natin siya ngayon sa dyaryo.
Bali ito mga kasabong isasala natin ngayon, pero antayin natin siyang mag-moist ng at least 1.5 to 2 hours. Huwag natin basta-basta ilalagay pag galing sa rep. Kasi kapag tinanggal natin sa dyaryo ito, papapansin mo siya mga mag-moist siya, nagbabasa-basa siya. Ngayon, tatanggalin po natin siya sa dyaryo. Ayan, kung napapansin niyo po kasi pag-alis natin sa rep, namamasa-masa siya. So, hindi pwedeng isalang kagad ito. At least 1.5 hours bago isalang. Balis na pong itlog siya sa loob ng sanglinggo at susulatan po natin siya kung kailan siya mapipisa. So today is 18. So kung isasalan natin siya ngayon, count na tayo ng isa bukas. So 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, and 7, 28, 29, 30, 31. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So November 8. Okay, importante po kasi ito dahil para alam na natin kung 3 days bago siya mapisa, ilalagay na natin sa hatchery. Oy, sorry. Ayan. Sulatan po natin ng November 8, lahat yan. Ayan. November 8. November 8. So, tatlong inahin po ito. Yun lang naman po ang aking manok. Tatlong inahin lang. Hindi naman po pang commercial, pang sariling gamit lang. Yan, hindi ko masyadong napunasan kasi dikit na dikit yung dumi. Takot ako, baka mabasag. So, ayan. Bali, stay muna siya rito sa loob ng isang kalating oras. So, at kung hanggat maaari, kahit 2 oras pa eh. So, dyan muna siya bago natin isalang sa incubator. Pero syempre, bago natin siya iwanan, punasan muna natin siya para mas mabilis magtuyo yung moist niya. Anto yung basahan lang. Ayan mga kasabong, after 1.5 to 2 hours, babalikan po natin siya para isa lang sa incubator. Okay? 2 hours later. So, ayan nga mga kasabong, after 1.5 hours to 2 hours, ready na yung itlog na ilagay sa incubator. At kung napapansin nyo, wala na siyang moist, tuyo na siya. At kaya na sinabi ko, nina, tatlong ngayon yung gamit ko. Bali, nilagyan ko ng tanda. Yeah, halimbawa ito, small, medium, large. Hindi kasi pare-pare yung size ng mga manok ko nung inahin ko. So, itlog to ni small, at itlog naman ni medium, at saka ni large. So, gagayahin po natin yung mga ginagawa ng mga ibang farm na may mga tanda. Kung sino yung magpuproduce ng magandang ilalabas na sisyo. So, yung mga magaganda, tuloy, yung mga pangit, out. Ayan po, so ilalagay na po natin sa incubator. Okay? Kasya pa naman dito ka, siguro dito na lang. Tanggalin muna natin ito. So, small muna. May mga date naman yan eh. So, hindi siya mahirap na makita. Okay.
Ito large. Ito medium. So 5 pieces lang naman siya. Large. Medium. Ayan po mga kasabong, hindi po totoo na pag malaki yung manok, ang itlog eh, malalaki rin. At pag maliit ang manok, maliit ang mga itlog. So, gaya po itong small. Gaya po, hindi naman po siya maliit, nasa tama lang po siya. At yung large, pahaba lang siya. Pero sa timbang, is halos pareho sila ng timbang. Ayan. Small. Siguro within this day may mga itlog pa, siguro pwede kong ihabol ngayon. So ayan po, hanggang dito na lamang ulit. Maraming maraming salamat po sa panonood. Kita-kita po tayo sa susunod kong vlog. Salamat!